Bagamat hindi direktang tatamaan ng bagyong Mawar, lunsod ng Marikina, puspusan din ang naging paghahanda lalo't may banta pa rin ng epekto ng habagat na posibleng magdulot ng pagbaha. Ang sentro ng balita mula kay Rod Dagusa. Malayo pa man ang Super Typhoon Mawar sa Pilipinas, nakahanda ng Marikina City sa posibleng maging epekto nito sa lungsod. Inatasan ni Marikina City Mayor Marcy Chodoro ang lahat ng frontline personnel na maging alerto at magbantay sa magiging epekto ng bagyo. Ayon kay Ramses Mendoza, Overall Supervisor ng Operations and Warning Division ng Marikina City RMO, patuloy ang kanilang monitoring sa galaw ng bagyo at sa mga update ng pag-asa. Naka-alerto na ang kanilang mga tauhan habang naka-preposition na rin ang kanilang rescue boats. Communities namin na pwedeng unang bahain, like po sa Tumana, Malanda, Inangka, may mga naka-preposition na po mga boats. Usually ang dinideploy namin sa bawat area, dalawang rescue boats po yun, naka-preposition. Pag kinakailangan, nagdadagdag pa po kami in case po kung talagang mayroong rescue operation na mangyayari. Ang bawat isang rescue boat ay may kapasidad hanggang 12 katao. Si Rodrigo na nakatira sa barangay Tumana, na isa sa mga lugar na madalas bahain, maagang naghahanda sakaling bumaha kapag nagsimula na ang mga malakas na pag-ulan. Inaakit ko na yung unti-unti yung mga gamit ko. Yung ibang sasakyan o motor, inaakit ko na doon sa itaas. Yun, yung ibang sasakyan, dito inalagay sa tulay. Lahat na ng bahay, inabot ko dito eh. Wala pang masyadong bahay, nandi dito na ako. Kaya kada bumaha, alam ko na yung gagawin ko kagad. Handa na rin ang evacuation centers ng lungsod kung sakaling kailanganin nito. Once na magkaroon po ng deployment, dapat ready na po yung mga schools to accept mga evacuees if ever po sakali man magkaroon ng malaking epekto po sa Marikina City. And bukod pa po yun, pati po yung mga ibang gamits like mga water bottles, yung mga sleeping naka-preposition, ipe-preposition na rin po sa mga schools. Umaasa ang Marikina City RMO na makakatulong ang tuloy-tuloy na dredging na ginagawa ng lungsod para lumaki ang carrying capacity ng Marikina River at maiwasan ang pagbaha. Nakahanda na rin naman ang kanilang alert system sa ilog kung saan ang first alarm ay kapag umabot ang level ng tubig sa 15 meters. Third alarm naman kapag umabot na ito sa 18 meters at hudyat na ng forced evacuation. Paalala ng LGU sa mga residente na maging handa at updated sa posibleng mangyari. Kasama na dito ang pagsunod sa abiso ng lokal na pamahalaan. Rod Lagusad, para sa Bayan.